Suportado ng ilang senador ang hirit na healthcare workers na umento sa kanilang mga sahod. Ayon sa mga senador, panahon na para ibigay ito sa kanila, lalo't kailangang ikonsidera ang patuloy na pagtaas ng mga bilihin. Si Daniel Manalasta sa detalye, Rise and Shine, Daniel. Nakahanap ng kakampi ang mga healthcare worker na patuloy na humihirit ng dagdag sahod. Ayon kay Senator JV Ejercito na nagsulong ng Universal Healthcare Law, dapat lang ito dahil sa inflationary considerations o pagtaas ng mga bilihin. Tiniyak din niya na may budget para sa COVID-19 allowance. Para naman kay Senator Christopher Bongo, dapat lang bigyan ng sapat na sweldo ang mga healthcare worker. Grabe po ang sakripisyo nila para sa ating mga kababayan. Bigyan po natin sila ng sapat na sweldo na dapat po para sa kanila. Napakaliit na bagay po yon sa kanilang ginawang sakripisyo po para sa ating mga kababayan. Para naman kay Senator Risa Hondiveros, sa gitna ng krisis at inflation, lahat ay karapat dapat tataasan ang sweldo. Panahunaan niya para pag-aralan ng gobyerno ngayong taon at i-realign ito sa pagbabayad ng unpaid claims para sa healthcare workers. Para naman kay Senator Alan Peter Cayetano, dapat na nakaayon ang Bicameral Conference Committee sa mga prioridad ng Marcos Administration. Pabor naman ang senador sa Senate version, pero dapat tukuyin ang mga bahagi nitong kailangan pangayusin. Ayon naman kay Senator Win Gatchalian, dahil Senado ang nag-realign ng confidential funds, tiyak na ipaglalaban ito ng mataas sa kapulungan sa Bicam. Daniel Manalastas para sa Morning Show ng Bayan, Rise and Shine Pilipinas.